Ang karanasan ng tao, maganda man o hindi, ay palaging may aral na dala sa mga taong handang matuto mula dito. Minsan nga naman may mga bagay na natututunan lang natin sa mahirap na paraan. Ang mahirap lang minsan ay natututunan natin ang dapat matutunan kapag huli na ang lahat o kaya naman kapag malala na ang sitwasyon. Naalala ko mga pangaral ng mga magulang namin nung maliliit pa kami. Yung mga habilin na huwag ganito, huwag ganyan, na paminsan dala ng curiosity, nagagawa pa din. At ang resulta, madidinig ko mga salitang, sinabi ko na sa iyo eh. Pagdating sa kaugnayan natin sa Diyos, may mga pagkakataong mahirap i-reconcile yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos, pero pinapahintulot niya ang problema sa ating buhay. Pero alam mo, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi pala dapat sukatin sa pagkakaroon o sa kawalan ng problema. Sa halip, ito ay dapat nating makita sa layunin ng Diyos sa pagpapahintulot ng problema. May mga pagkakataong kasi na sinisira ng Diyos ang mga plano at pangarap dahil alam niya na ang mga plano at mga pangarap na ito ay sisira din sa atin balang araw. Mahalagang mabakas natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat karanasan. Ang sabi ng Bible, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit pang mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ang ating mga pinapahalagahan ay madalas naiiba sa pinapahalagahan ng Diyos. Tayo ay madalas magpahalaga sa mga bagay na mawawala at lilisan, kagaya ng kayamanan, ari-arian, posisyon, at iba pang katulad ng mga ito. Pero ang Diyos ay nakatuon sa mga bagay na may pakinabang nahihigit pa sa buhay sa mundo, at isa na diyan ay ang ating pananampalataya. Kapag tila may sinisira ang Diyos sa iyong buhay, tandaan mo na maaaring ito ay dahil meron siyang binubuong panibago at mas mainam. Minsan sa panahon ng karamdaman, ang hinihiling lang natin ay ang gumaling. Pero ang nais pala ng Diyos ay ang kaayusan ng ating buhay. Ang pagkilos ng Diyos sa panahon ng karamdaman ay maaaring maging instrumento ng pagsasaayos ng higit pa sa pisikal na kalagayan mo. Hindi ba't mas nakikita natin kung sino ang totoo at kung sino ang hindi sa mga taong nakapaligid sa atin sa panahon ng problema? Mas nauunawaan natin kung ano ang mas dapat pagtuunan kapag may suliranin. Hindi man laging nangyayari ang mga bagay ayon sa nais mo. Pero tandaan mo na ang plano at paraan ng Diyos ay laging higit sa iniisip at inaakala mo. Asa ka pa!